Hello guys, para sa video natin ngayon, ituturo po namin sa inyo kung paano ba natin aayusin o i-fix yung shadow print or double image print para sa Canon printer model. Okay, so itong tutorial na ito, applicable po ito sa lahat ng model na Canon ang brand. Okay, so hindi lang po ito ibig sabihin pwede sa G series or sa MG series. So lahat po ng model ng Canon applicable po sa tutorial na ito. Okay, so ipapakita namin sa inyo guys kung ano po yung tinutukoy naming shadow print or double image print. Okay, so dito mayroon tayong sample print na galing sa printer na ito. G2010 po yung model ng ating printer. Ito po yung kanyang sample print. Okay, so kung makikita natin dito guys, yung mga letters dumodoble po. Ayan, kita natin yung letter T, E, yan, tsaka yung S. So, ang tawag po dito sa pagganito ang problem ay shadow print or double image print. Okay? Tapos, nag-conduct din tayo ng nozzle check ng kanyang print pattern. So, kung makikita natin guys, meron po siyang line dito. So, random po yung line na yan. So, kung na-encounter nyo po yung ganitong problem sa inyong printer, ito po yung fix, no? Itong tutorial na gagawin natin. So, meron siyang vertical line pababa sa colored, and then sa black na andito po yung vertical line yan. No? So, anyway guys, random po yan. Pwedeng nandito sa side na to or sa left side or sa center. Okay. So, tutok lang po kayo sa video ito para sa kabuang tutorial. Okay, so ngayon guys, ang gagawin natin, magte-test tayo ulit mag-print, para talaga makita nyo yung actual problem ng ating printer dito. Okay, so magpiprint muna tayo ng nozzle check. Okay, so magpiprint muna tayo ng kanyang nozzle check pattern para makita nyo yung actual problem ng ating printer. Yan, okay. So, ito yung kanyang nozzle pattern. Ayan po yung sinasabi namin kanina, no? So, may linya siya sa color niya. And then, sa black, nandito banda yung kanyang line. Okay? So, magpiprint ulit tayo naman ng documents, sample documents, para makita nyo din po, no? Okay? So, ito po ang piniprint natin, sample documents sa letters, para makita nyo yung actual problem din ng printer, ano? Okay. So, ayan. Okay. So, ayan yung print niya, guys. So, same po dun sa pinakita natin kanina. Ayan, lalo dito, ano? Nakawan siya ng double image or shadow print. So, talagang pangit, magulo. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, guys, hindi natin siya kailangan baklasin yung unit. So, yun po yung kagandahan doon para ma-fix natin yung problem. So, ang kailangan nyo lang po ay isang tissue na malinis. Yun lang po. So, ito po yung pinaka-problem. So, anyway, guys, marami kasing possible cost din ito, no? Pwede pong sa kanyang encoder strip o kaya sa kanyang cartridge kung talagang faulty na po. Pero ito pong gagawin natin, ito yung most commonly na problem na nangyayari sa mga Canon printer, okay? So, i-off muna natin guys yung ating printer. Okay, so, once turned off na po, syempre i-unplug natin para safe tayo, no? Kasi baka mamaya bigla natin mapindot yung power on, maipit pa tayo, okay? So, angat natin yung kanyang scanner. So, dito po, hahanapin nyo muna yung kanyang encoder strip. Okay? So, para makita nyo yung encoder strip niya, yun po yung film na transparent, guys. Kung nakikita dati, Ito po siya, no? Ito yun. Ayan. Okay? So, ito po yung encoder strip. So, sisilipin natin yan, yung buong strip na yan, kung meron pong dumi dyan. So, usually, may mga residue ng ink. Kaya mga grasa, mga grease na galing sa kanyang mga gear na natalsikan or nalagyan siya, no? So, yun yung nagkakos. Yun yung number one na nagkakos po, yung dirt.
And then pangalawa, kung halimbawa inalinis nyo na po, at the same pa rin yung nangyaring problem, may guhit pa rin, o kaya shadow print pa rin siya, double image, ibig sabihin po nun, yung kanyang encoder strip, kailangan na po siyang palitan. Okay? So, pero itong gagawin natin, susubukan muna natin siya na linisin na hindi na natin kailangan magpalit. Okay? So, kailangan natin ng tissue, guys. So, ingat lang po dahil very sensitive itong encoder strip ng Canon. So, pagka diin tayo, diniinan natin ng punas, pwede po siyang mabura yung strip. So, mas pwede natin mapalala yung problema ng ating printer. Okay? So, ito po, guys, ginawa natin for educational purposes lang po, ano? So, wala pong pananagutan ng INKfinite kung ano man po ang mangyari sa inyong printer. So, kaya binibigyan po namin kayo ng mga advice kung ano ang dapat gawin. Okay? So, pagpunas natin sa kanya, kahit plain tissue lang po, wala po kayong ibang ilalagay na any liquid para safe yung ating encoder strip. Hindi po mabubura yung strip. Okay? So, tupiin nyo lang po, dahan-dahan din, guys, sa pagpunas kasi pwede pong matanggal yung strip at kapag natanggal po yan, mahirap yan ikabit, guys. Okay. So, may spring siya sa my left side. So, pwedeng mag-bend, pwedeng mabanat. Kaya, ingat talaga sa pagpunas. Okay? So, tissue lang po. So, mula sa left side. At maaaring, maliit na tissue, guys. Palitin natin, ano? So, mula sa left side niya, ang gagawin lang natin. So, pupunasan natin siya, ano? Yan. So, kung makikita natin, mayroong dirt sa kanyang strip. May dumi po, ano. So, punasan natin ulit siya for the second time. Basta ingatan lang natin, guys. Okay. So, yan, ano. Malinis na siya. Ngayon, itatry natin ulit kung mafifix ba natin yung shadow print or yung double image, ano. Saksakan ulit natin yung ating printer. Okay, so ngayon, mag-contact muna tayo ng nasa check pattern ulit. Ma-check natin kung mayroon bang pinagbago, ano. Okay. Yun. Okay, so kung nakita natin, guys, nawala po yung kanyang vertical line. Okay, so compare natin sa kanina, ano? Before natin linisan. Okay. Yan. Okay, so ito po yung kanina na pwinig din natin at ito na yung ngayon. Yan. So malaki po yung pinagkaiba talaga nila. Nawala yung lines. Okay, so ganun din po sa black dito, ano? Nawala din po. Dito kanina meron. So, dito sa kanya. Tapos, dito nawala na. Okay? So, ngayon, magte-test tayo ulit ng documents naman kung mawawala din yung kanyang double image, ano? Ano? So, kung makikita natin, na-fix natin siya. Okay? So, kung makikita natin, maayos na siya. Yung kanyang mga letters, nawala na po yung kanyang shadow print or yung kanyang double image print. Okay? So, ito yung print natin kanina sa kanya. So, i-compare natin sa kanya, no? Yung dalawa. Ayan. So, makikita nyo, may talagang na-fix natin siya. May nagbago po talaga. So, dito pa lang sa kanyang letter T, E-S-T, ayan o, kitang-kita natin double image dito po, nung una. So, after natin siya punasan, yung kanyang encoder strip, nawala na po, naayos natin siya. Okay, so basang-basa na natin siya, test print. Yan. So, pati dito, yung mga ibang letter dito, nawala din po, no? Okay. So, yan po guys, yung pinaka-fix natin para sa shadow print or double image para sa lahat ng model ng Canon.
Okay? So, kung sa tingin nyo po, nakatulong po itong video namin para mabigyan kayo ng idea, please click the like button po. And please subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials. Thank you po for watching.